So, ayan guys, good morning. Magandang umaga sa inyo, mga viewer. Ito po ay isang baseboard. Gagawin po natin kornisa, mga lods. Kornisa po, pero di po ito kornisa. Baseboard to sa baba ginagamit, pero gagamitin natin kornisa. Kasi po, sayang naman, di ito magagamit. Para magamit po, gawin na natin kornisa. Po 45 lang po dito sa dulo. Nakita niyo to? May ano, naka 45 ba mapapansin niyo sa bayan. Naka 45 gugutin ko natin 'yan. So guys, panoorin niyo paano ko gawin 'yung cornice to. Yung mga scarpe. Matindi sikat ang araw. Mapapansin nyo guys. Pansin nyo guys, may guhit. Ayan, may guhit ng lapis. Ayan. Nakikita nyo yung lapis. Ayan. Tatabasin po natin yan na nakapa-45 para po maging cornisa. Kasi baseboard to, pang ibaba yung sa gilid. Sa ibaba. Ito, gagamit natin pag itaas cornisa. Para hindi siya masayang. Kasi sayang, marami silang ano, ganito. Kesa bibili pang kornisa, eto na lang. Nakapansin nyo. Ang ganda pa naman, no? So guys, tatabasan na ito. Aalis natin ito. Pupart ka natin lahat dyan.
flat disk na lang gamitin natin kasi yung circular, masyadong malaki yung circular. Ito na lang flat disk ng grinder. Merenda po tayo. Meron tayong kape na bigay sa kuya ng kape. Kape tsaka pinang kayo. Ayan, kapakas pa. Kape. So guys, konti na lang. Mga apat pang lagay ko para makabit na itong kornisa. Eto, sinampol ko na. Nakita nyo. Paano ba? Walang lubok. Ayan lang. Kung makapapasin nyo, ayan. Ayan siya. Naka 45 na yung dulo tsaka dulo. Excuse me. Mali kabok lang talaga to kasi flat disk yung ginagamit sander. Na dapat eh yung circular kasi yung circular masyadong mabigat at konti lang naman to. Eh papatay na yung 45 yung kanto ay nakita niyo. Ayun. Yan, kornisa na. Dashboard na din kornisa. Yung kanyang design o kanyang maganda. Para mapintura na daw itong bubida ng kisa nila kanyang garahe. So merenda na po tayo. Kape para sa malamig na panahon. Sarap ah. Sa'yo kagigil. Meron na tayo. Mag-end as card. Kagigil mamaya. Madam GHTV. Meron na po tayo. Meron na tayo best.
siya pala magsalita kasi wala yung mga kasama ko dito eh. Ako lang ang sumadlan para maikalit yung kumisa. Ayan guys, tapos na po yung ginawa natin na kornisa. Ayan o. Yung baseboard na naging kornisa. Pinapitag natin yung may magkabila ang gilid. Pinapitag. Ayan. So, gawa na po yung kornisa. Ikakabit na po natin. Ayan. Paikat po dito guys. Ikakabit po natin. So, kabit natin guys. Tara na. I-share ka sa inyo paano magkabit ng kornisa. Ayan guys, magkakabit na tayo ng kornisa. Una-una natin kailangan dito. Lagari. Ayan. Lagari. Lagyan natin sa taas. Kasi wala tayong kasama. Nagluluto si kuya. Stick wheel. Importante ito. Pandikit ito sa kahoy. At kasi ipapako ko natin yan sa, ano, sa wall. Lalat lang ako. Ano, concrete nil. Lagay sa nail bag. Lagay sa nail bag. Siyempre, hindi ba wala yung ating mga metro. Tsaka lapis. Eskwala. Eskwala. Yan. Magagalit natin. Nandito na sa nail bag. Kompleto na yan. Martelyo. Ayun yung martelyo. Tsaka kailangan natin ng barena. Ayun may barena. So guys, tara na. Ikakabit na po natin.
guys, hindi ko po natapos. May natira pa konti. Hapon na kasi. Ano? Ayan yung baseboard na ginawa po natin, cornisa. Ayan ang ganda. Kunti na lang naman. Bukas na lang balikan natin. So guys, yun lang. Bukas na naman. At tulad din dati, uwian na naman. So, bukas na lang. At salamat sa pagsuporta. Ayun po yung baseboard. Kung napasin mo, ginawa po natin cornisa. Yung mga pamamaraan ng aking pagkabit ng cornisa. So guys, yun lang po. Thank you. Salamat. Sana may natutunan po kahit konti.